Bukod sa team MBS, dapat may short-term plan. Bakit? Pandemya, hindi ordinaryong panahon. Kaya ang sagot ng team MBS, ang short-term plan, 850 million economic stimulus package. Para saan? MBS. M, mamamayan muna. Una sa lahat ay buhay ng tao. Dapat ang isang Mindoreño'ng nagkakasakit at napunta sa ospital ay ang isipin na lang ay magdasal na iligtasyon ng Panginoon at mabuhay. Pero ang sagutin sa lahat ng mga problema patungkol sa gamot, pasilidad at kung magkano man ito ay hindi niya naiisipin dahil mahal siya ng pamahalang panlalawigan na sasagot sa kanyang pangangailangan. Sunod, buwis. Dapat sa pagbangon ng Mindoreño lahat kasama. Hindi dapat pabigat ang gobyerno. Buwis, letter B. Hindi magpapataw ng buwis ang pamahalang panlalawigan sa lahat ng pamilyang Mindoreño habang may pandemya para tayo naman ay makagaan at makatulong sa buhay ng bawat pamilyang Mindoreño. At the rest, ang isyu ngayon ay buhay at kabuhayan. Namamatay ang tao, nawawala ng trabaho. Anong programa ng pamahalaang panlalawigan sa trabaho? Sagot ng Team MBS, suporta es sa kabuhayan. Paano? Iyan natin ang tulong, ibalik ang nawala ng trabaho, tulong sa magsasaka, tulong sa mga isda, tulong sa kooperatiba, tulong sa tricycle driver, at bawat pamilyang Mindoreño ang mga ginang ng tahanan na kwalipikado, mahirap na pamilya, bawat pamilyang Mindoreño sa halagang 20,000 pesos ay pwede magkaroon ng sari-sari store nang sa ganoon meron siyang negosyo sa panahon ng pandemyang meron tayo ngayon. Mga programang hindi nambobola, mangyayari, sigurado. Bukas ay sigurado sa Team MBS dahil maasahan bawat salita. Doyle Action po ng bagong Oriental Mindoro. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Mal Francisco at ito ang TVNet Newsline Weekend Report. Ika-8 sa buwan ng Abril taong 2022 at sa ulo ng ating mga balita. RDWPB nagtakda na ng konsultasyon kaugnay sa minimum wage adjustment sa lalawigan. DTI Fair Trade and Enforcement Bureau nagsagawa ng on-the-spot inspection. At 13 kandidata ng Miss Oriental Mindoro Butterfly, opisyal nang ipinakilala. At sa detalye ng ating mga balita, base sa datos ng Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro, bumaba ng 22.2% ang naitalang registered live births sa Oriental Mindoro para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre noong taong 2021. Ang lungsod ng Calapan ang may pinakamaraming bilang ng timely registered live births sa lalawigan. Bumaba ang naitalang registered live births sa Oriental Mindoro para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre noong taong 2021. Base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro, nasa 22.2% ang ibinaba nito kumpara noong 2020. Sa kabuuang bilang na 3,151 noong taong 2020, nasa 2,451 na lamang ito para sa fourth quarter ng taong 2021 ang naitalang rehistradong kapanganakan sa lalawigan. Ayon sa PSA Oriental Mindoro, nasa 958 live births ang nairehistro noong October 2021, habang 852 naman noong Nobyembre at 641 sa buwan ng Disyembre. Ang lungsod ng Calapan ang may pinakamaraming bilang ng timely registered live births para sa ika-apat na quarter ng 2021 na nasa 465 na sinundan ng Nauhan na may 281, pangatlo ang Rojas na may 211 at Bungabong na may 192.
Samantala, sa 2021 fourth quarter, ang Calapan City at ang 14 na munisipalidad sa lalawigan ay nagtala ng pagbaba sa bilang ng mga rehistradong live births kung ikukumpara sa kanilang registration sa parehong panahon noong nakaraang taong 2020. Nagpaalala ang SSS sa mga delinquent employers ng deadline ng Contribution Penalty Condonation Program kung saan ay hanggang May 19, 2022 na lamang maaaring mag-avail ng PRRP2. Narito ang report. Muling nananawagan ng Social Security System o SSS sa mga delinquent employers ng deadline ng Contribution Condonation Program ng kanilang ahensya o ang Pandemic Relief and Restructuring Program 2. Maaarihan nilang ma-avail ito hanggang May 19, 2022. Ang PRRP 2 ay inilunsad nakaraang November 19, 2021 na sumasakop sa mga past due Social Security contributions simula March 2020 hanggang sa kasulukuyan. Kwalipikado sa naturang programa ang mga employers na hindi nakabayad ng kontribusyon sa nabanggit na panahon bunsod na kinaharap na economic crisis, pagkalugi, kalamidad at iba pa. Kailangan lamang nila ang down payment ng at least 5% ng principal amount habang ang natitirang halaga ay maaaring bayaran ng installment base sa ibinabang panuntunan. Samantala, di naman sakop ng PRRP 2 ang employees' compensation contributions at penalties, magamat requirement ito upang maka-avail ng naturang programa. Ayon sa SSS, sa ilalim ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018, tinatakda dito na kung ang employer ay mabigong magbayad ng kanilang kontribusyon, papatawan ito ng penalty ng 2% per month mula sa petsa ng nabigong bayarang buwan. Mangyari lamang nila makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang malaman ang proseso at iba pang detalye kaugnay sa PRRP2. Kumikita na mga katutubong benepisyaryo ng AMIA Project ng Department of Agriculture Mima Ropa sa Oriental Mindoro. Nakapagbenta na ang mga magsasaka ng kanilang mga aning gulay matapos matuto ng mga tamang kaalaman at kasanayan sa produksyon ng mga ito kasunod ng pagtanggap ng iba't ibang intervensyon gaya ng mga binhi ng gulay, pataba at makinarya. Narito ang kwento ng ilan sa mga benepisyaryo ng proyekto sa Bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Kumikita na ang mga katutubong benepisyaryo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture o AMIA Project ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Oriental Mindoro. Taong 2020 na magsimula ang proyekto sa pagtatayo ng AMIA Village sa Bayan ng Bulalakaw na binubuo ng 100 mga katutubong magsasaka na kasapi ng San Juan San Roque Livelihood Farmers Association. Layunin ng AMIA Project na tulungan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa na magkaroon ng mga kabuhayan at komunidad na matatag sa klima gamit ang Climate Resilient Agri-Fisheries Approach na nakatuon sa pagharap at pamamahala ng iba't ibang climate risks kasabay ng pagsusulong ng sustainable livelihood. Kabilang sa mga interbensyong ibinaba sa SJSRLFA ang mga pagsasanay sa native animal production, vegetable production at sloping land agricultural technology kasunod ng pamamahagi ng iba't ibang inputs gaya ng pananim, pataba, farm tools at mga makinarya na umaabot sa 4.5 million pesos ang kabuuang halaga. Isa sa mga benepisyaryo ang magsasakang si Marivic Ugduhan ng Sitio Lagit, Barangay Benli, Bulalakaw na mula nang magsimula mag-ani ng talok ay kumikita na ng 7,000 pesos. May mga aanihin pa siyang kamatis, pechay, repolyo at sibuyas na pawang maganda ang naging paglaki dahil sa magandang lokasyon ng kanyang taniman. Malaki po ang naitulong ng AMIA po sa amin. Tulad po na ang pagbibigay nila ng libreng binhi po sa amin. Laki na po ang aming kinita. Tapos nakaipon na po kami sa aming kinita sa aming gulay para ipambili po namin uli ng mga pang-abono po sa aming ibang produkto po, tulad po ng sibuyas at saka bawang. Maraming salamat po sa AMIA. Sana po ay tulungan po kami ng AMIA at saka ng Department of Agriculture. Hindi lang po ito sa akin, sa karamihan po po. Nakapagbenta na rin ang kanilang aning gulay sina Pastor Hekay Epper ng Sitio Santa Rosa at Ingay Antao ng Sitio Tambangan, kapwa na sa sakupan ng Barangay San Jose. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil una yung
DA ay malaking naitulong sa amin sa pamagitan ng paggagad din. At hindi na po kami bumibili ng mga gulay. Malaking tulong po para sa amin sa mga tubo na ang ganitong bahagi ng kabuhayan. Kaya ang tuwa po ng aking buong pamilya. Malaki po ang naitulong po ng DA kumpara po sa amin bilang kami magsasaka. May binibinta pa ma'am bago may inuulam pa sa aming gulay po. Malaking pasalamat po namin po ngayon dahil po kami ay natuto po dahil po sa kanila. Tinuruan po kami ng ganito. Kung hindi siguro tinuruan, siguro wala kaming mga gulay po. At malaking dagdag po sa amin sa mga magsasaka. Ikinatuwa ng mga kawani ng DA Mima Ropa na naatasan sa implementasyon ng AMIA Project ang resulta ng proyekto ayon kay Science Research Specialist 2 Janine Carpio. Mula sa kakulangan sa kalaman sa agrikultura noon, ay nakapagbabahagi pa ang kanilang mga benepisyaryo ng mga natutunan ngayon. Pinasalamatan rin niya ang mga farmer cooperators dahil sa ipinakitang pakikiisa at pagtutulungan ng mga ito. Nakikita na natin na kumikita na yung farmer, nag-increase na yung kanilang yung production, ganun din yung income nila, established na yung AMIA Village dito sa Bulalakaw. Kasi kaya na nila, yung parang nakikita na namin na kaya na nila yung dati, parang lack of knowledge pa sila into farming. Pero ngayon nakikita mo na tinuturuan na nila yung mga kapal na farmer na hindi kasama sa programa. Kaya kahit hindi kasama sa programa, parang nagiging adapter na ibang farmer dito kasi natutulungan na nila, natuturoan na nila, nakaka-adapt na kung paano yung system, kung paano yung tinuro sa kanila. Parang naipapasa na nila. Kaya parang makikita mo na established na yung mga farmer cooperator ng AMIA Village. Mula sa Department of Agriculture, Mima Ropa, Mel Francisco, nag-uulat para sa TVNet Newsline. Samantala, matapos ang pagsasaayos, magiging operasyonal na ang Sentrong Pangkabataan Multipurpose Building na matatagpuan sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. May kabuang pondo na aabot sa 130 milyong piso ang naturang proyekto na inaasahang mapasisinayaan ngayong buwan. Matapos ang ilang buwang paghihintay at pagsasaayos nito, malapit nang inagurahan ng pamahalaang panlalawigan at magiging operasyonal na ang Sentrong Pangkabataan Multipurpose Building na matatagpuan sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Ang pagpapatayo ng naturang proyekto ay may kabuuang pondo na aabot sa 130 milyong piso na kung saan na isakatuparan ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay ni Governor Romualdo Bonsdolor kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Bonggo. Ang naturang proyekto ay may kumpleto at modernong pasilidad na magagamit ng mga kabataan para sa kanilang mga gawain sa pagpapaunlad at paghubog ng kanilang kakayahan. Mayroon itong training facility for sports, dormitory, training center, world-class basketball at volleyball courts na maaaring gawing concert venue, grand ballroom at IT library. Matatandaan na personal na binisita ni Pangulong Duterte kasamang ilang mga opisyal ng pamahalaang nasyonal ang naturang pasilidad na kung saan inaasahan na papasinayaan ang Sentrong Pangkabataan ngayong buwan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Iboto Bokal Josimeria. Atin siyang iboto, Bokal Josimeria. Sa unang distrito, serbisyong totoo. Atin siyang iboto, Bokal Josimeria. Sa unang distrito, serbisyong totoo. Atin siyang iboto, Bokal Josimeria. Sa unang distrito, serbisyong totoo. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinangunahan ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary for Consumer Protection Group, Ronel Abrenica, ang isinagawang on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng DTI Fair Trade and Enforcement Bureau, katuwang ang DTI Oriental Mindoro sa mga establishmento sa lungsod ng Calapan. Sa naging pag-iikot ng enforcement team, may ilang produkto ang kanilang kinumpiska sapagkat ang mga ito ay substandard. Sa pangungunan ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary for Consumer Protection Group Ronel Abrenica, nagsagawa ang DTI Fair Trade and Enforcement Bureau katuwang ang DTI Oriental Mindoro ng on-the-spot inspection, monitoring at enforcement sa mga establishmento sa lungsod ng Calapan. Kabilang sa ininspeksyon ng naturang timay ang mga produkto sa ilalim ng mandatory certification tulad ng mechanical building and construction materials, electric and electronic products, household appliances at chemical and other consumer products. Sa kanilang pag-iikot, may ilan-anilang produkto ang kanilang kinumpiska sapagkat ito ay substandard. Kaagribat nito ay nakatanggap rin ang establishmento ng notice of violation. Binigyan din ni DTI Assistant Secretary Abrenica na mahalagaan niya ang mga kagamitan ay standard upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamimili. Primordial concern kasi natin, kaya natin sinecheck kung compliant ba siya or nagpo-conform siya sa ating technical regulation is basically yung safety ng ating mga mamimili and yung mga gumagamit ng mga produkto na to. Kasi once na hindi siya dumaan sa
certification process or yung wala siyang ICC and PS marks, baka mamaya bigla itong pumutok kung siya maging saninang sunog o kaya ng mga disgrasya o sakuna na mangyayari sa ating mga mami. Dagdag pa ng opisyal, nagsasagawa rin sila ng information drive at advocacy campaign patungkol dito upang makaiwas ng mga consumer na makabili ng uncertified products. Ipinapaliwanag dito ang kanilang mga karapatan at responsibilidad nila bilang mamimili. Well, basically po, meron tayong regular na information drive. Meron po tayong advocacy campaign na pinangungunahan po ng ating consumer protection group. And kasama po natin dito yung ating mga provincial offices and regional offices kasi meron po silang consumer protection division. Bale, pinapaabot po natin sa mga consumer natin yung kanilang mga karapatan bilang mamimili. And aside from that po, hindi lang po sa karapatan, nakaakibat po ito ng responsibilidad. Hindi lamang po tayo basta-basta may karapatan, may responsibilidad din po tayo na isumbong kung may nakita tayong hindi ayon sa ating technical regulations. So kung may mga problema or mga na-encounter tayong depektibong mga produkto, i-report po natin at ipaalam dun sa binila natin. And pag hindi talaga, no, dito po sa ating DTI na provincial offices or regional offices. Samantala, magpapatuloy naman ang isinasagawang on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng mga produkto ng DTI Fair Trade and Enforcement Bureau sa rehiyon ng Mimaropa at sa iba pang lugar sa bansa bilang bahagi ng kanilang pagpapaigting ng monitoring and enforcement activities na nakatuon sa technical regulations. Makalipas ang ilang taon, muling nagtakda ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, MIMAROPA, ng pagdinig kaugnay sa minimum wage adjustment sa rehiyon. Taong 2018 pa ang nakaraang pagtaas at ngayong nahaharap sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pangunahing bilihin. Maraming manggagawa ang dumaraing ng dagdag na sahod. Nagtakda na ng araw ng konsultasyon o pagdinig kaugnay ng minimum wage adjustment ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, MIMAROPA. Isasagawa ang pagdinig sa 12 ng Abril at inaanyayahan ang mga konsernadong grupo, lalo na mga employees at employers sa pribadong sektor, kasama na rin ang mga domestic workers. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at ilang pangunahing bilihin, kung saan ay pinaparipaso ng Department of Labor and Employment ang umiiral ng minimum na pasahod sa mga manggagawa sa bansa. Inaatasan ng RTWPB na madaliin ang pag-aaral sa minimum wage sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na maaaring maging basehan para magrekomenda ang mga wage board ng adjustment sa sweldo. Subalit binigyan din rin na natunang kagawaran na kailangan pa rin anilang isaalang-alang ang mga employer sa panukalang dagdag sahod. Sa Oriental Mindoro, nakaraang Nobyembre taong 2018 pa ang huling minimum wage adjustment, kung saan nasa 320 pesos ang arawan sa mga establishmento na may mahigit sa 10 manggagawa at 283 pesos naman para sa mga establishmento na mayroong 10 pababa na manggagawa. Hindi maikakaila na malaki ang naging epekto ng pandemya sa mga manggagawa at mamumuhunan sa bansa na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasunod na rin ang mga pangunahing bilihin. Kaya naman ang pagre-repaso at paglulunsad ng mga pagdinig kaugnay sa dagdag sahod ay napapanahon lamang. Subalit dahil na rin sa pandemya, marami ring negosyo ang bumagsak at nagsara pa ang ilan. Ang panukalang dagdag sahod para sa mga micro-employers ay tila di naman kakayanin. Kaya naman dito, mahalaga ang bawat pagdinig upang magkaroon ng boses ang bawat grupo at bumalangkas ng solusyong aakma sa bawat isa. Samantala, bilang paghahanda pa rin ng COMELEC, nagtakda na ang mga ito ng mga lugar na magsisilbing voting at polling center ng mga PDL voter na isagawa na rin ang on-site inspection at pagpupulong sa kaugnay sa PDL voting process and guidelines. Nagsagawa na ng on-site inspection at pagpupulong ang COMELEC Calapan at ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kaugnay sa person deprived of liberty voting. Mayroong 68 kwalipikadong PDL ang inaasahang boboto.
Bilang paghahanda pa rin ng COMELEC, nagtakda ng mga ito ng lugar na magsisilbing voting o polling center ng mga PDL voters. Pinangunahan ang nasabing gawain ni COMELEC Calapan Election Officer Rene Pagilagan na tinalakay rin sa mga aakto sa halalan ang PDL voting processes and guidelines. Tiniyak din sa naganap na pagpupulong ang usaping seguridad para sa maayos at mapayapang halalan. Mayroon na tayong na-identify ng mga voters na boboto sa mga voting centers sa ating mga digital facilities. So far naman, may separate kasing resolution niya. No? Mm-hmm. So far naman, na-affected ang Calapan City. And then, may ibang scheme kasi ng pagboto, kukunin ni PDL support staff yung balota doon sa mga regular na mga voting centers and then dadalhin yan dito sa ating mga jail facilities na mayroon tayong special na voting center kumbaga para sa PDA. And then, doon sa naboboto at yung balota, ibabalik natin sa mga regular na voting centers. Sa kaugnay na balita, hindi na kailangan pang magtungo sa COMELEC office upang tiyaki na kasama ang iyong pangalan sa mga rehistrado at kwalipikadong botante para sa darating na halalan sa Mayo 9. Ang certified list of voters ay naipamahagi na sa bawat barangay at inaasahang nakapaskil na ito para sa kabatira ng lahat. Nakapaskal na rin ang certified list of voters sa mga barangay. Maaari nang bisitahin ang kani-kanilang barangay hall upang tingnan ang pangalan sa listahan ng mga registered voters. Kasabay na paglalabas ng voters list ay ang panawagan ng COMELEC sa mga registered voters na maaga pa lamang ay i-check na ang pangalan at ilang pang detalye sa listahan. Huwag na anilang hintayin ang araw ng eleksyon kung saan kadalasan ay mga nawawalang pangalan ang nangungunang reklamong natatanggap ng COMELEC. Sa lungsod ng Calapan, nasa 100,921 ang rehistradong botante. Nananawagan rin ang naturang tanggapan sa lahat na patuloy na makiisa at sumuporta sa pagkilos sa mga programa ng COMELEC. Naniniwalaan nila sila na sa taong bayan pa rin ang susi para sa isang mapayapa, makatarungan at matagumpay na halalan sa Mayo 9. And then, nag-post din kami sa mga barangays, ano, although walang mandate nyo sa barangays na mag-post kami. We see to it na mayroon din sila para mas madaling makita ng mga voters natin and then to check their names, no? Nakalista doon, and then hindi na nila kailangan pumunta sa City Hall. Sa barangay pala makikita na nila, no, actually. And then, there are things na like yung manual cross out, no, as under the explicit mandate ng resolutions. Mayroon kasi mga nag-transfer to other municipality na by this time, hindi na kami pwede nung mag-delete. We'll have to this just to manually cross out their names, no? Yung mga deceased voters, and then yung AVs, no? Nakuha ng AVs, yung automated fingerprint identification system. So, nakita na mga meron silang multiple registrations. So, we have to manually cross out also their names doon sa ating list of voters. And then of course, yung sa local absentee voting, no, nag-avail, kailangan din natin i-manual na cross out ang pangalan nila doon sa PCDA. Dahil maluwag na ang pumasok sa lalawigan at hindi na kailangan ng S-Pass, nagsisimula ng dumagsa ang mga turista. Sa bayan ng Puerto Galera, kailangan pa rin ang booking confirmation, booking voucher at tourist QR code, habang sa bayan naman ng Bulalakaw, pansamantalang sinuspindi naman ang EUF. Ngayon pasok na ang summer season at kabilang na rin ang Oriental Mindoro sa mga sasailalim sa Alert Level 1, hindi na rin kailangan ng S-Pass sa mga nagnanais pumasok ng lalawigan. Dahil dito, unti-unti nang sumisigla ang turismo sa probinsya, particular na sa Puerto Galera. Magamat wala ng S-Pass na rekisito, bilang pag-iingat pa rin sa mga turistang papasok, nagbaba ng travel requirements ang pamahalaang bayan ng Puerto Galera. Para sa mga turista, kailangan lamang ay ang booking confirmation voucher at ang tourist QR code. Ito ay batay na rin sa ipinasang Municipal Ordinance No. 15-2020 kung saan ay nakasaad ang mga nabanggit na rekisitos. Ang bayan ng Puerto Galera ay isa sa mga bayan sa lalawigan na lubhang naapektuhan ng pandemya. At ngayong mayroon ng pagluluwag, panahonaan nila ng pagbangon at muling pagsigla ng kabuhayan.
timing din nila na magmamahal na araw na rin kung kaya't inaasahan nila na magandang biyaya ito para sa mga Galerians. Samantala sa bayan naman ng Bulalakaw, nagsisimula na rin dayuhin ng mga turista. Sinuspindi muna dito ang paniningil ng Environmental Users Fee o EUF na layong higit na pasiglahin, tulungan sa pagbangon ang kanilang turismo. Anila, bukas sila para sa mga fully vaccinated tourists kung saan ay naghihintay ang kanilang magagandang isla at dagat at iba pang inland attractions. Ang No EUF sa bayan ng Bulalakaw ay epektibo hanggang December 31, 2022 sa bisa ng ibinabang Executive Order number 04-11 Series of 2022 na nilagdaan ni Bulalakaw Mayor Ernilio Villas ika-4 ng Abril taong kasulukuyan. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Suki! Siya ang bagong siga ng Senado, General Eleazar. Siga? Paano sa pelikula? Tunay na siga si General Eleazar. Sipag at galing. Sipag sa pangreforma ng PNP. Galing sa paglaban sa krimen. Bugok at abusado. Kalaboso! Inalaban niya tayo. Marami tayong ilalaban para sa Pilipino. Lalo na sa peace and order at seguridad para umangat ang ekonomiya. Dahil ang laban niyo... Laban ko, General Eleazar, iboto, Senador 23 sa balota. Bawat isa sa atin ay may pusong atleta. At kahit pandemya, takot at lungkot ang nanginginig. Hindi tayo padadaig. May lakas, dangal, at disiplina. Kahit ang pagsubok, kaya. Tayong lahat ay may puwersa ng bayaning atleta. Kakampi at kasama para lahat umangat. Ini-endorse ko si Greco Bellica. Sabi nila, kukulong na corrupt fake news yan. And it opens up the opportunity for the corrupt official to say, ako nang bahala dyan. Kaya kung ilagay mo si Greco Bellica bilang chairman ng Anti-Corruption Commission para meron kayong panglaban sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Kailangan natin si Greco Bellica sa Senado. Ipakulong niya ang corrupt para umasenso ang mahirap. Totoo lang, marami na siyang na-file na kaso. At yung iba siguro, baka nandiyan na sa kulungan. Bilang chairman ng Anti-Corruption Commission sa gobyerno. Mabuhay ka, Greco. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Oh,
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. 2022 elections, ang lungsod ng Calapan ay may pinakamalaking bilang ng mga registered voters na 100,921 mula sa 62 mga barangay. Sa mahigit na 100,000 botante, 48,519 ay pawang mga lalaki at 52,402 ang mga babae. Mayroon rin itong 521 voting precincts at 32 mga kandidato. Ang iba pang detalye alamin natin sa balitang ito. Sa nakalipas na halalan 2019, mayroon ang Oriental Mindoro na 513,542 registered voters, 3,359 established precincts at 741 clustered precincts. Sa bilang na ito, 389,072 ang bumoto o 75.76% na voters turnout. Ngayong 2022 elections, ang lungsod ng Calapan ang may pinakamalaking bilang ng registered voters na 100,921 mula sa 62 barangays. Sa may git na 100,000 botante, 48,519 ay pawang mga lalaki at 52,402 ang mga babae. Mayroon naman 32 kandidato ang lungsod. 3 sa mayor, 3 rin para sa vice mayor at 26 ang para sa konsehal kung saan 10 ang uupo sa pwesto. Sa mga kandidato, 22 ang lalaki habang 10 naman ang babae. Mayroong 521 voting precincts ang Calapan City. Sa mga numerong ito, malaking bahagi rin ang mga kabataan at mga bagong botante o yung first-time voters. Umaasa ang COMELEC na sa darating na halalan ay higit na marami ang boboto. Ito na anila ang pagkakataon ng mamamayan na iguhit ang magiging kapalaran ng bayan at pagkakataong gamitin ng maayos ang bawat isang karapatan tungo sa tunay na pagbabago. Mahigit 1,000 magsasaka ang nakiisa sa idinaos na Grand Field Day ng Technology Demonstration ng Hybrid Rice sa Bayan ng Pinamalayan, Kamakailan. Siyam na hybrid companies na nagpamalas na magandang performance ng kani-kanilang mga binhi sa tulong ng 26 na farmer cooperators. Inorganisa ang aktibidad ng Department of Agriculture Mimarapa Rice Program, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist, Seed Companies at Municipal Agriculture Office ng Pinamalayan. Idinaos sa Bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro ang Grand Field Day ng Hybrid Rice Technology Demonstration na dinaluhan ng humigit kumulang sa 1,300 na mga magsasaka mula sa bawat bayan ng probinsya. Pinangunahan ito ng DA Mimaropa kasama mga hybrid seed companies noong 16 hanggang 17 ng Marso 2022. Ipinamala sa kaganapang ito ang kagandahan ng pagtatanim ng hybrid rice at kung ano-ano mga tamang pamamaraan ng paglalagay ng mga abono at pestisidyo upang siguro masaganang ani at mataas na kita. Ito ay in support doon sa itinutulak nating hybrid rice program. Ang tatlong probinsya natin, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Palawan, ay napasama doon sa 15 provinces na selected kung saan ifo-focus talaga yung hybrid rice. Dahil alam naman natin, kilala na natin, ang hybrid rice ay talagang nagbibigay ng mataas na yield kumpara sa inbred rice. Ito rin yung pagkakataon para makita natin yung mga bagong ini-introduce na varieties. Ano? Kasi yung government hindi bibili ng mga bagong varieties lang basta-basta. Kailangan magkaroon tayo ng tryout. Dumalo rin sa nasabing gawain ng Office of the Provincial Agriculturist sa panguna ni PA Christine Pine, Agricultural Program Coordinating Officer na si Mr. Artemio Casareno, Regional Technical Director for Operations Engineer Elmer T. Ferry. Ipinaliwanag din ng mga kalahok na seed companies ang kagandahan ng paggamit ng hybrid na binhi sa pagtatanim ng palay. Isinaad nila ang mga datos ukol sa mga binhing kanilang pinapakilala sa mga magsasaka. We very much appreciate po DA Mimaropa's efforts and also po
the local government unit and also the seed companies who invested po in this particular activity at lalong higit po sa mga magsasakang Mindoreño, particularly yung pong ating magsasaka dito sa Pinamalayan na talaga pong tumuwang para maging matagumpay po ang pagsasagawa ng activity ito. Naniniwala po kami na isa itong strategiya para po matugunan ang mga hamong hinakaharap ng ating mga magsasaka. Dapat po isusundin natin lahat kung ano ang requirements nang sa ganon makapag-tanim tayo sa ating sarili din na ang ganon din kaganda na pwede nating ipagmalaki na katulad nila. Maraming salamat po sa ating provincial government at lalong sa ating pong mga taga-DA. Kami nga ay dinala dito sa lugar na ito. Sobrang nagpapasalamat lang ako sa mga farmers na nagpunta dito sa kabila ng hindi kagandahang panahon. Maraming salamat. And ang pasalamat ko din siguro doon sa nag-organize nito, sa nag-facilitate the Office of the Provincial Agriculturist, na sa talagang naghirap, and lahat ng mga participating companies. Sobrang maraming salamat. Pasasalamat lang sa mga magsasaka na madaling araw pang bumiyahe, nagpunta dito. Sana ay masulit naman ang kanilang pagod. Patuloy na gaganapin ang mga technology demonstration ng mga hybrid seed companies sa mga probinsya sa Occidental Mindoro at Palawan upang mas mapalawig pa ang pagpapakita ng ganda ng ani ng hybrid rice. Mula sa Department of Agriculture, Mima Ropa, Mel Francisco, nag-uulat para sa TVNet Newsline. Samantala, isinagawa sa Oriental Mindoro Heritage Museum ang kauna-unahang Sulyap Kultura, a cultural research colloquium na nagtatampok ng mayamang kultura ng mga Mindoreño. Ipinakita dito ang iba't ibang research na tumatalakay sa pagtataguyod ng kasaysayan, sining at kultura ng lalawigan. Isinagawa sa Oriental Mindoro Heritage Museum noong 31 ng Marso hanggang 1 ng Abril ang kauna-unahang Sulyap Kultura, a cultural research colloquium na itinampok ang mayamang kultura ng mga Mindoreño. Ipinakita ng mga research speaker at researchers ang kanilang mga research paper na tumatalakay sa wika, literatura, sining at kultura, lalong-lalo na ng mga katutubong mangyan. Nagsagawa rin ang ilan sa mga ito ng pananaliksik upang mapalakas ang kanilang kabuhayan para hindi maging hadlang ang kahirapan sa kanilang pag-aaral. Itinayo ang Oriental Mindoro Heritage Museum upang maingatan at maibahagi ang kasaysayan at linangin ang sining at kultura ng lalawigan, kung kaya't napapahanahon nila ang mga gawain na tulad nito. Pinangunahan ang aktibidad ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Petiedo Tourism Division, katuwaang Divine World College of Calapan, DepEd Oriental Mindoro, at DepEd Calapan City Division. Ninanais ng mga organizer at dumalo dito na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng ganitong mga talakayan upang mas payabungin pa ang pagtataguyod ng kasaysayan, sining at kultura ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Opisyal na ipinakilala ng Oriental Mindoro Butterfly Society Incorporated ang 13 kandidata na maglalaban-laban sa titulo bilang kauna-unahang Miss Oriental Mindoro Butterfly. Ayon sa OMBSI, hindi tulad ng mga nakagawi ang pageant, nakapokus ito sa advokasya ng mga kalahok para sa komunidad. Formal nang ipinakilala ng Oriental Mindoro Butterfly Society Incorporated noong 3 ng Abril ang 13 kandidata na maglalaban-laban sa titulo bilang kauna-unahang Miss Oriental Mindoro Butterfly sa ginanap na Presentation Day. Kasama ang mga presidente at opisyal ng kanilang samahan, isinabit na sa mga kandidata ang kanilang mga sash at lumagda rin ang mga ito sa isang kontrata na nagpapatunay na opisyal na silang kalahok sa naturang kompetisyon. Isa-isang nagpakilala ang mga ito at sinambit ang kanilang advokasyang kanilang tututukan para sa komunidad. Ang mga kalahok ay nagmula sa iba't ibang bayan sa lalawigan na kumakatawan ng LGBTQIA organization na kinabibilangan ng Alab Bansud, Angels Mansalay, Aura Sanchadoro, Bisignauhan, Kakulay Pola, Pink Community Bulalakaw, Prism Pinamalayan, Prism Puerto Galera, Rice Bako, Sikat Socorro, Silang Gloria, Trabigayan Victoria at Tuklas Calapan City. Inaanyayahan ni OMBC Chairperson Nestor Del Mundo ang mga Mindoreño na manood ng Coronation Night ng Miss Oriental Mindoro Butterfly na gaganapin sa darating na May 1 sa bayan ng Bansud at suportahan ang nais nilang kandidata.
hindi tulad ng nakagawi ang pageant. Nakapokus ito sa advokasya ng mga kalahok. I'm inviting you all sa aming celebration, sa aming pageant night na gaganapin sa May 1 sa Bayan ng Bansud. This is in cooperation, in partnership with the MBS, MBS team, the Municipality of Bansud. So, ang lahat nito ay ipinagkakaloob namin sa inyo, support us in watching the Miss Oriental Mindoro Butterfly. This is actually a different pageant kasi we are focusing on the advocacy of our members. So, yun yung kakaiba doon. We don't have to showcase the talent competition. Instead, itiretrace namin kung ano ba talaga yung mga ginagawa ng miyembro ng LGBT kahit outside sa community. So, makikita natin kasi dyan ang mga advokasya nila na gusto nilang mangyari sa buhay nila. Samantala, bilang bahagi pa rin sa paghahanda ng mga ito, nasukat naman ang talino ng mga kandidata matapos nilang sagutin ang mga katanungan mula sa media tungkol sa mga napapanahong usapin at isyu na kinahaharap nila bilang miyembro ng LGBTQIA community. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang at TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline. Katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mal Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.